Iputol ang ilan sa hiling ng 22 kolehiyo sa Central Visayas na magtaas ng matrikula sa darating na pasukan. Karamihan daw kasi sa mga estudyante sa rehiyon, biktima ng bagyong Yolanda. Pero ayon sa CHED, malaki ang tsansa na maaprubahan ang hiling ng mga kolehiyo. Makibalita tayo kay Nico Sereno ng GMA Cebu. Kasabay ng pagtaas ng presyo ng mga gastusin, ang posibleng pagtaas din ng singil sa matrikula. Kaya ang ilang magulang sa Cebu nangangamba na. Pero kung matuloy daw ang tuition hike, wala na raw silang magagawa kundi mas maghigpit na lang ng sinturon. Pero sa kalisod, sa kinabuhi, kuya, kaya pa. Kaya lang, inihinay lang, kutosay mo. 5-7% ang hinihinging tuition hike ng ilang kolehiyo sa Central Visayas Region. Sa 161 kolehiyo at universidad sa rehiyon, 22 ang nagsabi sa Commission on Higher Education ng kagustuhan nilang magtaas ng matrikula simula sa pasukan sa Hunyo. There are 22 schools who submitted letter of intent to increase tuition and other school fees. Nangangamba ang CHED sa hiling na taas matrikula, lalo pat marami sa mga estudyante sa rehiyon, mga biktima ng nagdaang kalamidad. Kabilang daw ito sa mga isa sa alang-alang kung aaprubahan ang hiling na tuition hike. The schools really understand the problem like the Yolanda and the 7.2 magnitude. Increase ang pagyod nila, so kinsan na yung ka-eskwela, wala na. Sa kabila nito, aminado ang CHED na malaki ang tsansang matuloy ang tuition hike, lalo na kung papasa ang hiling ng mga paaralan sa guidelines ng tuition increase. Now we are in the process of with all other documents. Kung nailaking documents, they have to submit. Then for those already have completed, so we submitted to Manila already. Mas kaunting paaralan naman ang humiling ng dagdag sa matrikula ngayong taon. Noong nakaraang academic year, mahigit sa 30 kolehiyo at universidad ang nagtaas na mahigit 10% sa kanilang tuition. Nico Sereno, Nagbabalita, Pilipinas.